Hi guys! Magandang umaga! For this vlog ay gagawa tayo ng simple at masarap at pwede nyong pangnegosyo. Tara, samahan nyo akong gumawa ng donut. Narito ang mga sangkap sa paggawa ng ating donut. Ang gagawin ko ngayon ay 2 quantity. Here are the ingredients. Meron tayo ditong 2 cups warm milk. Make sure na warm yung milk nyo. Next, maglagay ng 6 tablespoon white sugar. I-mix nyo lang siya ng mabuti. Lagay ng 2 itlog. Biyakin nyo muna yung itlog nyo sa separated na bowl to make sure na ang itlog ay hindi sira. Then, mix nyo lang din siya ng mabuti para ma-absorb ng milk yung egg. At kapag na-mix na siya ng mabuti, maglagay ng 2 tablespoon instant yeast, i-mix ulit, at takpan, i-set aside ng 10 minutes bago natin siya gamitin. Now, let's proceed the second step, which is the dough. Gagawa tayo ng dough ng ating donut. Sa isang mixing bowl, maglagay ng 6 cups flour, 1 teaspoon salt. I-mix nyo lang siya ng mabuti. I-strain nyo din pala ang inyong harina para yung mga madudumi at namumuong harina ay pwede nyong tanggalin. Makalipas ang 10 minutes, ilagay na ang ating first ingredients sa ating harina. Then, i-mix nyo lang siya ng 10 minutes. Kung wala kayong mixer, pwede nyo siyang masahin. Minasa ko pala yan siya guys kasi yung mixer dyan nagloko parang sa egg char. Yan guys, tinanggal ko yan siya dyan sa mixer kasi hindi na siya gumagana. Ewan ko ba, baka gusto na niya ng bago. Ayan, mamasahin ko yan siya ngayon. Sa pagmasa ng inyong dough, gently lang pagmasa guys para hindi kayo ma-stress. Char, ma-stress. Yung dough para hindi ma-stress. For the final ingredients, which is ang butter, ilagay lang ang 6 tablespoon na butter, unsalted butter yung gagamitin nyo. Kung namamahalan kayo sa butter, pwede kayo gumamit ng margarine. Kung ibebenta nyo ang inyong donut, margarine na lang ang gagamitin nyo para mas tipid siya guys. May mabibiling margarine sa palengke nga per kilo, yun ang gamitin nyo. Sa pagmamasa yan, gently lang guys. Huwag niyong porsahin yung sarili niyo para hindi sumakit yung likod niyo. Yan, ganyan lang. Para hindi naman masira ang inyong dough. 2 kamay yung ginamit ko sa pagmasa guys. Pinakita ko lang yan sa inyo kasi yung isa kong kamay nakahawak ng cellphone. Pag ganyan na yung texture ng dough, pwede niyo na siyang ilagay sa lalagyan at i-rest niyo lang siya ng 1 hour sa room temperature. Dapat naka-rest para hindi stress ang inyong dough. 1 hour later. After 1 hour, ayan, tumubo na ang ating dough. Pisilin nyo lang siya sa may gitna para mawala yung hangin. Tapos, mag-form na kayo dyan ng square, rectangle, or ano ba yung gusto nyo. Pero huwag nyong nipis masyado, guys.
huwag nyo masyadong nipisan yung dough. Tapos, gagamit tayo dito ng baso or ini circle material sa paggawa ng ating donut. Kayo na ang bahala kung anong sizes yung gusto nyo, maliit ba or malaki. Then, ang ginamit ko sa pagbuta sa gitna yung icing pipes, yung material ng icing. Yan, makikita nyo dyan. Ipapakita ko sa inyo. Pero kayo, kung ano yung gusto nyo gamitin, kayo na ang bahala. Ginamitan ko na pala dyan ng baso, guys, kasi mas madali yung baso pala gagamitin. Tapos, medyo malaki din yung una kong ginamit. Kasi pag ipapry na natin yung donut natin, ay tutubo yan. Yan pala yung ginamit ko sa pangbuta sa gitna. Kapag natapos nyo na na-form lahat ng donut, tanggalin nyo. Tapos yung mga natitirang dough, imasa nyo ulit. Tapos yun, same procedure lang siya, guys. Gagawa din ulit kayo ng donut. Pwede nyo rin yan gagawing ano, yung mga natitira, pwede nyo gawing shakoy. Para ibang style naman yung gagawin nyo. Ayan. Para hindi din masayang yung natitirang dough. Very affordable lang yung mga ingredients na ginamit ko dito, guys. Kasi simpleng donut lang ito pero masarap, guys. Recommended talaga. At saka kung gusto nyo mag-business nito, pwedeng-pwede yan. Ilako nyo, malaki din kita ng donut, guys. Kaya try nyo lang gumawa sa inyong bahay. Ayan, tapos ko nang nagawa lahat. Ayan na yung kalalabasan ng ating donut. Nagpainit pala ako dyan ng mantika. Huwag masyadong mainit yung pagprito nyo ng donut, guys. Ano lang, medium heat lang. Ayan, tinry ko yung stick. Pag bumula na yon, pwede nyo na siyang ilagay. Sa pagprito ng aking donut, gumamit lang ako dito ng barbecue stick. Hindi na ako gumamit ng sandok para hindi masira yung aking dough. I-golden brown nyo lang yung donut. Tapos baliktarin nyo lang gamit yung stick. Kayo nang bahala kung gagamit kayo ng sandok. Tapos, bantayan nyo lang na mabuti, guys, para hindi masunog ang inyong niluluto. Kapag ganyan na yung kulay ng donut, luto na yan. Isalin nyo lang sa malinis na lalagyan, pero lagyan nyo ng kitchen roll tissue para yung mga excess na mantika ay matatanggal. Gagamit din tayo dito ng white sugar para sa ating toppings. Guys, yung white sugar nyo, i-strain nyo para masarap kainin yung donut. Ayan, luto na ang aking donut. Lagyan na natin siya ng sugar for the toppings. Pwede din kayong gumawa ng sarili nyong toppings, guys, mga glaze. Ayan na ang aking simple at masarap malambot na donut na pwedeng pang business, merienda. Gumawa din kayo niyan, guys. Promise, guys, masarap siya. Sana ay may natutunan kayo for today's video. May kasabihan nga, i-share nyo yung mga natutunan nyo para lahat tayo ay umasinso. That's it, LB Jan Vlog. Thank you for watching. Please like and subscribe to my YouTube channel. See you in my next vlog. Bye!